nakahawin yung natakasan sila Kapitan Ramon. Pahiyang-pahiya silang lahat. Hindi ako mapalagay. Lagi ko siyang iniisip. Kailan kaya natin siya makikita? Pagdasal na lang natin si Kuya kung nasaan man siya ngayon. Sana man lang mayroong paraan para malaman ko kung ligtas siya. Tahan na, mga senyorita. Nawalan man kayo ng isang kaibigan, nandito naman ako. Tiyak kita! Pag-ready si Luz! Silusok po niya naman! Huwag ka mag-alala! Kabisado ni Tiagida kung paano lang bigyan si Rina si Luz! Matagal niyo na palang kilala si Bernardo at si Pepe. Ako na ang nagsilbing ina sa dalawang yan. Mamahaling botones, marunong sumulat. Kapitan, pampalakas ng tuhod para abutan mo na ako sa susunod. Isang aristokrato ang bandidong si Zorro. Ihalit niyo na lang po kay Reno. Reno. Ay, basta kuha naman po yun. Yun na yun. Loko ka talaga, ha? Ganyan rin sila pag nagsisigawan. Senyor Antonio, para sa'yo. Hindi na po sana kayo nag-abala pa. Hindi mamahaling tinapa yan, pero sana magustuhan nyo. Gracias, Tiagida. Ganyan talaga dito sa sirko. Mapagbigay, lalo na't sa mga bagong kilala. Sarap siguro mamuhay dito sa sirko, ano? Oo naman. Oh. Senyor, para po sa inyong kasintahan. Aba, salamat. Walang kasintahan yan. Di naman kasi marunong manligaw. Pepe. Alam ko na kung kanino ko ibibigay ito. Kay Juana. Sigurado ako magugustuhan niya ito. Sa tingin niyo? Bakit matamis? Pinalagyan niyo po ng asukal. Ang sabi ko, kaunting asukal. Pinipiloso po mo ba ako? Nagsasabi lang po ng totoo, senyora. Salamat, Maria. Senyor. Buenas noches, Nana Maria. Senyorita Antonio. Antonio! Papa! Kumusta ang palabas sa sirko? Ganun pa rin gaya ng dati, Papa. Fantastico! Ano sa tingin mo, Chiquita? Manood tayo bukas? Mayroon ako nasagutan na kompromiso sa aking mga amiga. Hindi ako maaari. Sa ibang araw na lamang. Magtatagal pa naman marahil ang sirko sa Angeles. Oh, malapit na tayo mag-apunan, anak. Bueno, Papa. Magkita lang po tayo sa hapunan. Mama. Antonio, napakaganda namang payuneta niyong hawak-hawak mo. Kaya na yan? Dirigalo po sa akin ng isang taga-sirko. Pasalubong ko kay Juana. Roberto, pagsabihan mo yung si Antonio. Bakit, Chiquita? Napapansin ko na masyado nang napapalapit ang loob niya kay Juana. Kapag nabalitaan ito ng mga senyoritang kauri natin, siguradong masusuya. At hindi na nila gugustuhin pang mapangasawa si Antonio. Aalis ka? Oo. Hahanapin ko si Kuya Agustin. Kailangan kong malamang ligtas ang kapatid ko. Ayoko nang nakikitang nahihirapan si Ina sa pag-aalala sa kanya. Sandali. Alam ba ito ni Nana Maria? Hindi. Pwede huwag mo sabihin sa kanya. Siguradong hindi niya ako papayagan. Juana, kahit naman ako, hindi ako sangayon sa gagawin mo. Pabayaan mo na lang ako, Antonio. Juana, ayoko may mangyaring masama sa'yo. Hindi ka aalis. Paumanhin, senyorito. Baka marumihan kong iyong damit. Juana, kahit
Pantsahan mo pa ang lahat ng damit ko basta manatili ka lang dito. Para labhan ang iyong mga damit? Oo. Ano ka naman, Biro? Wala. Pinapangako ko sa'yo. Ako mismo hahanapin ko si Agustin. At sisiguraduhin ko naligtas ang kuya mo. Salamat. Iba ka talaga sa lahat ng senyoritong nakilala ko. Siya nga pala. May pasalubong ako sa'yo. Galing sa sirko. Ito. Para sa akin to. Napakaganda. Akin na. Maraming salamat, Antonio. Buenos dias, Papa. Antonio. Mama? Antonio, iba na ang pwesto mo sa pagkainan. Doon ka na sa tabi ng iyong papa. Sira mo na dyan. Nasaan po ba si Ramon? Maagang umalis. Pinatawag ng gobernador? Ganun po ba? Aba, mukhang masasarap na naman ang ating pagkain. Malamang iluto na naman ito ni Juana. Mukha yatang maganda ang gising mo ngayon, ah. Sinisipag lang ho, ina. Ngayon ko lang yata nakita yung payuneta mo. Bago ba yan? Ay, bigay ho ito ni Antonio. Nagustuhan niyo po ba? Roberto. Maari ba tayong mag-usap, Antonio? Maari bang iwanan niyo na muna kami? Ano po yung papa? Gusto kong layuan mo si Juana. Nangako si Antonio na tutulungan niya tayong mahanap si Kuya Agustin. Napakabait niya talaga. Siguro mas mapapanatag na ngayon ang iyong loob dahil may tutulong na sa atin. Bakit kailangan po gagawin yun? Maraming pamantayan ang dapat mong sundin upang maging ganap na doon. At isa na dyan, magpakasal sa isang senyorita, hindi sa isang indio. Hindi ho pa kayo natutuwa, ina? Juana, mag-iingat ka sa pagiging malapit ang loob mo kay Senyorito Antonio. Baka masaktan ka. Paano pong sinasabi ninyo? Magkaibigan lang po kami ni Juana. Tandaan mo, hindi ang katulad natin ang nanaisin nilang makatuluyan. Marami ka ng kaibigan, Antonio. Hindi masama na mabait ka sa mga katulong. Ngunit hindi kailangan kaibiganin mo sila. Bakit, Papa? Ibig po ba sabihin, magbabago ang pagtingin niyo sa akin? Sa aking pagkatao kapag ako'y naging isang indio? Ano bang klaseng tanong yan, Antonio? Hindi ka kailanman magiging indio dahil anak kita. Pardon, Papa. Nawalan na ako ng gana. Hindi ko naisip na marinig ko mga salitang yan mula kay Papa. Oo nga. Mukhang sinasapian na yung Papa. May albularyo dito sa sirko. Hindi to oras ng pag-ibiro, Pepe. Napatawa lang naman kita eh. Huwag ka natawad. Mahala sa buwela, mahalo ako ipo. Ang mahal naman kasi ng paninda mo eh. Eh talaga mahal ang paninda ko. Kasi galing pa Europa. Ay, peste! Balat! Ano daw? Pwede ba sa susunod, aralin mo ng lingway ni Bernardo para hindi ka nang tanong ng tanong sa akin pag meron siya sinasabi. Aba. Sabi niya, huwag ka na raw malungkot. Kasi ang malungkot dito sa sirko, pinapalapas sa dambuala.
Ayaw mo, Esta Angeles! Ang sirko, nandito na! Andito na ang sirko! Pero, kahapon parating ang sirko. Antonio! Ano? Ikaw kasi bumaba! Ano ba yun? Wala pang bagong labas niya ni Zorro? Pepe, alam mo mas mabuti na yung ganun. Ibig sabihin, walang kaguluhan na nagaganap ngayon. Diba? Susunod, ha? Isama mo naman kami ni Bernardo. Oh, hindi mo lang alam. Magaling yata ito sa labanan, pati si Bernardo. Diba? Pepe, ano daw? Ano sabi? Sabi niya, oo daw. Ayan! Napatawa rin kita! Ang habang oo naman nun. May misyon akong ipapagawa sa inyo ni Gaspar. May kinalaman ba ito sa maskaradong bandido? Alas 10 pa ang simula ng palabas, senyor. Ikaw marahil ang hermana ng sirkong ito. Ako nga. Hindi ang palabas niyo ang hangad namin dito. Kung ganon, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Sarhento, sarhento. Hanggat hindi natin nadadakip si Zorro, lahat ng misyong gagawin natin ay may kinalaman sa kanya. Dahil isa siyang malaking tinik sa aking lalamunan. Pero hindi natin alam kung saan siya hahanapin. Napunta kami rito para sabihin sa inyong magbalot na kayo at umalis. Dahil nandito na ang Circo de la Negra! Circo del Negra? Sino yon kayo? Sa pagkakataong ito, hindi muna natin siya tutugisin. Palalabasin natin ang daga sa kanyang lungga. Anong ibig niyo sabihin? Kami ang nauna dito. Taon-taon nagpapalabas kami dito sa Angeles. Ngayon, kung may dapat umalis, kayo yon, hindi kami. Gagamitin natin ang mga taong mahalaga sa kanya, katulad ni Padre Felipe. Nakausap ko na ang gobernador, may basbas niya ang panunumbalik nito bilang kura paroko. Makakatulong to sa aking plano. Hindi mo yata ako naiintindihan, senyora. Hindi kami nakikiusap. Sinasabihan namin kayo na umalis. At kung hindi, ano? Don Carlos! Don Roberto, hola! Hola! Salamat at pinaunlakan mong aking paanyaya. Walang anuman, Don Roberto. Nagtataka lamang ako kung ano itong mahalagang bagay na nais mong pag-usapan natin. Konting hinahon, Hugo. Hindi tayo nagpunta rito para manggulo. Mabuti naman. Hindi lingit sa'yo na kinagigiliwan kong anak mong si Lolita. Maganda at matalino ang iyong unikaiha. Isang tulad niya ang nais kong mapangasawa ng anak kong si Antonio. Sang-ayon ako, Don Roberto. Isa lang ating hangad, senyora. Yun ay magandog ng fantastikong palabas sa taong bayan. Ngunit hindi pwedeng dalawa ang sirko sa Angeles. Tama ka. At kami ang mananatili dito. Bibigyan kita ng panahon para magbago ang iyong isip. Tayo na! Tapang ng tiyain ko. Dahil alam kong nasa likuran ko lang kayo. Isang malaking karangalan para sa amin ni Catalina ang maging manugang si Antonio. Eh kung gayon, wala palang magiging problema. Maliban sa kanilang dalawa, si Lolita at Antonio, hanggang ngayon, hindi pa ganong kapalagay sa isa't isa. ganun ba? Eh, sa tingin mo, ano ang dapat nating gawin? Paglapitin natin silang dalawa.
hanggang sa mapagtanto nila na sila talaga ang bagay sa isa't isa. Salud, kaibigan. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita niya. Parang nagbabanta. Pamilya kayo ng mga kaibigan ko. Kaya handa po ako ipagtanggol kayo kahit anong mangyari. Nais ko kayong pasalamatan ng personal dahil masagana ang ating ani ngayon. Maraming salamat po, Senyor. Senyorito. Senyorito Antonio. Anak, mabuti nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay. Porque, Papa. Para po ma-insult yun na naman ang aking mga kaibigan. Patawarin mo ako kung may mga nasabi kung hindi mo nagustuhan. Tama ka. Ikaw lamang ang may karapatang mamili kung sino ang gusto mong kaibiganin. Salamat po, Papa. Kalimutan na po natin ang nangyari. Ang mahalaga ngayon eh, nauunawaan niyo ako. Bueno, ngayon nandito ka na. Pwede na tayong umalis. Saan po tayo pupunta, Papa? Sumama ka lang sa akin. Halika, anak. Kanina ka pa nakatingala dyan. Ano man tinatanong mo sa langit? Nana Zita, alam kong mapagkakatiwalaan kita pagdating sa sikreto. Kung kalokohan niya daw Yoko, mapapagalitan lang ako ng mama at papa mo. Diyos na mga bagay! Pistan! Kuha ka ng tubig, dali! Sumigaw ka ng saklolo! Sunog! Saklolo! Sunog! Saklolo! Naaalala niyo pa ba nung looban tayo ng mga gwardiya sibil? Bakit? Anong tungkol doon? Nung gabing yun, nandito si Señor Zorro. Tinulungan ko siyang magtago. Diyos ko, Lolita. Gusto mo bang kalbuhin ka ng mama mo? Huwag mo nang ulitin kapangasa na yun, ha? Narinig mo ba ako? O lumilipad naman ang isipan mo? Kailan ko kaya siya makikita muli? Kailan kaya siya muling mahuhulog mula sa kalangitan? Sunog! Saklala! Padre, tutok! Kuha ka pa tubig, dali! Saklala! Saklalo! Buenas noches, Don Carlos. Buenas. Doña Catalina. Buenas noches. Don Roberto, sana ay nagpasabi kayo na darating kayo ni Antonio. Hindi man lang ako nakapaghanda. Inabutan tuloy ninyo ako na nakapantulog na. Pantulog? Doña Catalina, walang kapantay ang inyong taglay na kariktan. Ano man ang inyong kasuotan? Alam mo, hindi lang ikaw nagsabi sa akin yan. Sandali lang, tawagin ko lang si Lolita. Lolita? Lolita? Lolita! Lolita! Lumabas ka dyan! Ay! Ting! Senyorita, buenas noches. Mama, bakit hindi mo ipagtimpla ng espesyal mong kape ang mga bisita natin? Para mahimasmasan. Magandang question yan, Lolita. Iwanan ko kayo ng sandali, ha? Mabilis lang ito. Iris? Si, senyor. Ikaw pala, Bernardo. Bakit ako malungkot? Wala to. May iniisip lang ako.
Iniisip ko lang kasi yung sinabi sa akin ni Ina kanina. Sa tingin ko, tama siya. Niloloko ko lang naman ang sarili ko. Umiibig ako sa maling lalaki. Ibang klase ka rin manligaw, no? Isinama mo talagang iyong papa. Kailangan mo pa pala ng padrino para ma-impluwensya ng mga magulang ko. Alam mo, nagulat din ako nung isama ako dito ng aking papa. May sarili naman akong diskarte. Kaya kitang pasagutin sa sarili kong pag-isikap. Loka-loka kasi itong kaibigan mo eh. Kahit na alam kong mali, hindi ko pa rin mapigilan ang puso ko na kalimutan si Antonio. Maari bang samahan mo muna ako? Salamat. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras ko eh. Imbis na nagpapahinga ako ngayon, kailangan pa kitang harapin. Senyorita, kung gusto mong matulog, edi matulog ka. Hindi naman kita pipigilan eh. Bingit ka ng tagumpay at kabiguan. Makakaasa ka sa malaking donasyon na ibibigay namin, Jumal. Kung nais mo magwagi, dapat mong paslangin ang maskaradong bandido! Bakit parang nakakita ka ng multo? Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? May sinasilip niyo dyan? Tiwala? Hindi ka makakuha sa pakiusapan! Kunin kita na sa pilitan! Dadanak ang dugo sa Circo del Bueno. At ang tangin ng kapagpapigil lang nito ay ang indyong kabalyero.